kaninang alas 2 ng madaling araw, humina as a low pressure area itong si Tropical Depression Maymay, and as of 3 in the morning ay nasa vicinity na ito ng bayan ng Kasiguran sa Aurora. Sa ngayon po, itong low pressure area plus the shear line ang nagpapaulan pa rin po dito sa malaking bahagi ng Luzon and even dito Northern Luzon and Aurora base na rin sa ating latest satellite animation. Itong shear line ay yung linya kung saan nagtatagpo po ang malamig na northeasterly surface wind flow at ang mainit na easterlies. Kaya meron tayong mga kapal na ulap na may tendency magdulot ng malalakas na pag-ulan. Samantala, patuloy nating minomonitor din ang low pressure area dito po sa kanluran ng Palawan. Huli itong namataan, 535 kilometers sa kanluran ng bayan ng Coron. Within the next 48 hours or dalawang araw po, posible itong maging mahinang bagyo. Subalit inaasahan na ngayong araw ay lalabas na rin ito ng ating area of responsibility. So aasahan natin na magiging bagyo ito somewhere dito sa may South China Sea sa labas ng ating bansa. Bukod pa dito sa dalawang weather disturbances natin, meron pa tayong minomonitor na tropical depression at ito ang ating mas babantayan. Ngayong araw kasi, posibleng pumasok na ito ng ating area of responsibility. As of 3 in the morning, ay nasa 1,765 kilometers pa naman ito sa silangan ng Northern Luzon. At maring pumasok either ngayong umaga or tanghali. Kung sakasakali po, ay papangalanan natin itong bagyo na si Neneng or yung panglabing apat na bagyo ngayong 2022, pangalawa naman ngayong October. Taglay ngayon ang hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at may bugso na nasa 55 kilometers per hour at kumikilos west-northwest at 15 kilometers per hour. At inaasahan pang lalakas habang lumalapit po dito sa ating bansa at nandito sa may mainit na parte ng ating karagatan sa Philippine Sea. Ito naman yung pinakahuling track ng pag-asa regarding po dito kay Tropical Depression Maymay na ngayon ay low pressure area. Paglilinaw po, no, hindi naglandfall si Maymay as a bagyo, pero naglandfall po ito kaninang alas 3 ng madaling araw as a low pressure area. Meron po tayong dalawang nakikitang senaryo. Una na dyan, ngayong araw, tatawid itong si Maymay or yung low pressure area dito sa may parting katimugang bahagi ng Northern Luzon at mag-emerge po somewhere dito sa may West Philippine Sea, or tuluyan na lamang malulusaw itong low pressure area na si Maymay at mayroong mabubuo na panibagong circulation dito sa kanluran ng Ilocos Region. But the good news is, nakikita natin kung mayroong mabuo dito na weather disturbance ay lalayo naman ito sa ating bansa. So yung mga magiging pag-ulan natin ngayong araw, mostly in the morning at pagsapit ng hapon, bahagyang hihina na yung mga pag-ulan dito sa Northern Luzon, and by tomorrow, bahagyang mag-i-improve ang weather. At dahil low pressure area na lamang itong si Bagyong Maymay, yung lahat po ng tropical cyclone wind signal number 1 dito sa bahagi ng Isabela, Quirino, and Northern Aurora ay tinanggal na ng pag-asa. Regarding naman po dito sa tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility, ito po yung ating pinakahuling track. Mari itong pumasok ng ating area of responsibility ngayong umaga or tanghali at papangalanan natin na Neneng. Simula naman ngayong Thursday hanggang sa Sabado ay westward or pakaliwa ang movement nitong si bagyong tatawagin nating Neneng at tinutumbok ang extreme Northern Luzon. Mari itong mag-intensify bilang isang tropical storm given na mainit naman po itong North Philippine Sea, pero hindi natin inaalis yung possibility na magkaroon ng rapid intensification at posibleng nga maging either severe tropical storm or typhoon bago ito tumama somewhere malapit sa may extreme Northern Luzon. Sa ngayon po, possible ang pinakamataas sa wind signal dito sa Batanes and Babuyan Islands as a signal number 2 over the weekend, habang sa mga malapit pang lugar dito po sa may Northern Luzon ay magtaas tayo ng tropical cyclone wind signal number 1. Yung mga pag-uulan naman po, possible sa extreme Northern Luzon pa rin, dun sa concentration pa rin po ng bagyo, simula po sa Sabado. Habang meron na tayong rough to very rough seas, ito po equivalent sa gale warning dito po sa Northern and Eastern Seaboard sa Luzon, simula po sa gabi ng Friday. Ngayong araw, dahil po dun sa low pressure area plus the shear line, asahan po ang mga pag-ulan pa rin sa malaking bahagi ng Northern Luzon, itong Cagayan Valley, as well as Cordillera Administrative Region, meron pa rin tayong moderate to heavy with at times intense rains, lalo na ngayong umaga. So, posible itong magdulot ng mga pagbaha or landslides doon. Dito naman sa mga probinsya ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, gayon din ang Aurora, asahan naman yung mga light to moderate with at times heavy rains, posible din ito magdulot ng mga pagbaha or landslides.
And for the entire Northern Luzon, meron tayong chance na magtaas ng mga rainfall advisories or heavy rainfall warnings this morning. So equivalent ito sa mga class suspensions or even work suspensions kung kinakailangan. Dito naman sa natitirang bahagi ng Central Luzon as well as Southern Luzon and Metro Manila, asahan po ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan within the day. So asahan natin mataas na ang chance ng mga pag-ulan ngayong umaga pa lamang dito po sa northern portion of Palawan as well as bahagi ng Occidental Mindoro. Then pagsapit ng tanghali hanggang sa hapon, meron ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Kabilang na dyan ang Calabar Zone, itong Metro Manila, mataas na ang chance ng ulan sa tanghali, gayon din ang Bicol Region at malaki pang bahagi ng Mimaropa. At pagsapit po ng gabi hanggang sa madaling araw, may chance na rin ang mga pag-ulan dito sa bahagi pa ng Central Luzon. For Metro Manila, may kainitan pa rin po ngayong araw mula 26 hanggang 33 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan for Visayas and Mindanao, walang direct effect from the low pressure area or the shear line, so asahan pa rin natin yung similar weather conditions. Dito po sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula, and Sulu Archipelago, ngayong umaga mataas na ang chance ng mga pag-ulan, but inuulit natin, wala itong kinalaman sa anumang weather disturbance. Pagsapit naman po ng tanghali hanggang sa hapon, mataas ang chance for most of Visayas, ganyan din po ang Caraga Region and Northern Mindanao. At sa dakong gabi, mataas na rin ang chance dito sa may Davao Region at sa may Soccsaygan. For Metro Davao, mainit po ngayon hanggang 34 degrees Celsius. Gayun din sa Metro Cebu hanggang 33 degrees Celsius. Dahil po sa shear line or dahil din sa northeasterly surface wind flow, meron tayong gale warning pa rin po na nakataas sa malaking baybay ng Northern and Central Luzon. Take note po, no, hanggang 5.5 meters or halos dalawang palapag ng gusali ang mararanasan sa mga baybay ng Batanes, gayun din ang Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, pababa ng Isabela, gayun din ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, pababa ng La Union, Pangasinan, baybay ng Zambales, dito rin po sa may Aurora, at sa may eastern coast ng Polillo Island. Delikado po para sa anumang uri ng sasakyang pandagat yung mga magiging pag-alo natin ngayong araw and even in the coming days hanggang sa weekend kung saan lalapit itong si bagyong possible na tawagin nating Neneng ay magkakaroon muli ng mga pag-alon for most of Luzon, kabilang na rin itong Camarines Provinces and southern portion of Quezon. For the next 3 days or hanggang weekend, asahan pa rin sa Metro Manila, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan. So sa umaga, in general naman po, magiging maaraw by tomorrow, then mataas ang chance ng mga pag-ulan pagsapit ng hapon. Pagsapit naman ng Sabado, hapon hanggang sa gabi, mataas ang chance ng mga pag-uulan. At pagsapit ng Linggo, mas mataas na ang chance ng mga pag-ulan umaga pa lamang. Sa ating mga kababayan at mamamasyal po sa Baguio City, mag-ingat po dito sa papalapit na tropical depression na tatawagin nating Neneng. By tomorrow, asahan yung mga mataas na chance ng pag-ulan pagsapit po ng hapon pa lamang. Sa Sabado, meron na tayong chance ng mga pag-ulan tanghali hanggang sa gabi. At pagsapit ng Sunday, maulap na kalangitan ang mararanasan or makulimlim na panahon at makakaranas na ng mga pag-ulan dahil dun sa trough or yung extension nitong tropical depression or magiging tropical storm Neneng by that time. Sa ating mga kababayan po over here in Bicol Region, pagsapit po ng Friday hanggang Sunday, asahan pa rin ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan. Pero habang lumalapit po itong si tropical depression na posibleng tawaging Neneng, pagsapit po ng Sabado at Linggo, mataas na ang chance ng mga pag-ulan umaga pa lamang, pero hindi po ito tuloy-tuloy, may mga pag-ulan pa rin po sa hapon hanggang sa gabi. Sa atong mga kaigsaonan din sa Metro Cebu, sa susunod na 3 araw, wala naman tayong inaasahang epekto mula dun sa bagyo or even sa anumang weather disturbance. Asahan ang generally fair weather conditions, umaga hanggang tanghali, yun nga lang po, posibleng umabot sa 33 degrees Celsius ang temperatura doon. Pero pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, ay merong mga saglit na pag-ulan. At panghuli sa atong mga kaigsaonan din sa Metro Davao, mainit na panahon ang mararanasan pa rin hanggang sa weekend. So pwedeng-pwedeng maglaba, pwede rin pumamasyal but stay hydrated pa rin. Hanggang 34 degrees Celsius yung ating maximum temperature at mataas ang chance ng mga pag-ulan at mga thunderstorms hapon hanggang gabi. Si Haring Araw ay sisikat 5:47 ng umaga at lulubog naman ito 5:38 ng hapon.